Sa price tsaka installment update nila dito, year 2024 na ngayon, sa 3 years, 36 months ay 2,630. Yamaha YTX natin, Honda TMX 125, Honda TMX Supremo 150. What's up guys, Chris Ride Motovlog nga po pala. For today's, nandito pa rin tayo sa DES, Duix Am Incorporated, Lagao Brands, General Santo City. So yan, meron po tayo ditong tatlong motor, ginagamit pang habal-habal, pang business, pang tricycle. Alamin natin yung updated price nila dito. Quick review natin, tapos quick comparison natin. Ano ba dito sa tatlo yung mas lamang pagdating sa specs and features? YTX natin na 125 ng Yamaha. Napakalaki niya. Napaka-brusko mga idol. YTX 125 yan. Nakalagay naman dito, Super Gas Saver, 125cc. Ayan po yung itsura niya. Ayan, napakalapad din ng upuan. Ito naman yung TMX 125 Alpha natin. Compact po yung datingan niya. Maliit lang po siya. Ito po yung TMX Supremo, 150cc na po ito. Ayan o, napakalaki niya. Napaka-brusko. Napakalaki ng front shock niya. Halos magkasing laki sila ni YTX 125. So dito muna tayo sa headlight nila. Ito sa YTX natin ng Yamaha. Pabilog din po sa halogen bulb din po. Ayan po yung design niya. Dito naman po sa TMX 125 na Alpha. Pa-square naman po yung design ng headlight niya. Pagdating sa headlight nito, naka-bulb type din po ito. Halogen bulb. And then sa signal light naman nito, halogen bulb din po ito. Naka-orange yung lens niya. So parehas po sila Orange yung mga lens ng signal light nila. Naman po tayo sa TMX Supremo 150cc. Talagang napakalaki ng ng headlight niya. And then medyo pabilog din po siya dito. Mas maangas yung design ni TMX Supremo 150. Para sa akin mas solid yung signal light ni TMX 125. Oh. Bakal po siya. Unlike dito sa dalawa. Medyo nagagalaw. So dito naman po tayo sa front suspension. Parehas po sila naka-telescopic. Dito naman sa YTX natin ng Yamaha, may kalakihan din po siya. So ganito po yung design niya. Sa TMX 125 naman natin, medyo may kaliitan siya. Yan po. Silver naman yung kulay niya dito. Sa TMX Supremo naman natin, malaki rin po yung front shock niya. Rubber na po yung cover ng front shock niya. Glossy black naman po yung kulay ng yung front shock niya dito sa harapan. Pagdating naman po sa front fender nito, dito sa TMX natin na Supremo 150cc, naka-glossy black na po siya. Metal po siya. Sobrang kapal. Dito naman sa TMX 125 natin, kulay silver po siya na chrome-plated. Hindi na po sa stainless. Unlike dati, stainless po ito. Napakasulid din po ng front fender ni TMX 125. Dito naman sa Yamaha YTX na 125 nila, plastic po siya. Plastic. Medyo manipis. So, ayan po yung pinagkaiba ng front fender nila. Para sa akin, mas solid yung TMX 125 sa front fender. Yung pasang ganito. Ang size po ng gulong niya dito sa harapan, 80 by 100. And then, 18 inches po yung laki ng rim niya. Dito po yan sa Supremo na 150cc na TMX. Sa TMX 125 natin, ang size naman po ng gulong niya ay 2.50. Ang size naman po ng gulong ni YTX 125 ay 3.00 by 17. Ang size po ng rim nito ay 17 inches. Diyamak na mas malaki itong dalawa, 18 talaga. Mako naman po tayo sa braking system nitong tatlong motor na to. Natin itong YTX. Sa front brake po nito, naka drum brake po ito. Ayan ang mechanical drum brake. And then dito naman po sa TMX natin, naka-drum brake din po ito. Ayan, parehas po sila drum brake. Drum brake din po dito sa TMX Supremo natin. Maganda yung hubs niya kasi glossy black na siya. Hindi sa basta-basta kakalawangin. So dito naman po tayo sa handlebar nila. Dito sa Yamaha YTX, TMX 125 at Supremo.
Sa YTX natin, ganito po yung design niya. Naka-analog, wala po siyang gear indicator. Yun yung wala dito, gear indicator. Tapos fuel gauges. Wala po siyang fuel gauges, tapos gear indicator. Ito naman yung mga indicator niya. Dito yung susian. Ito naman po tayo sa handlebar niya. Sa left side, andito po yung passing light. Ayan, meron po siyang passing light. High beam, low beam, turn signal light, at horn. Sa right side naman po, nandito po yung electric start niya. So ito naman po yung TMX125 natin. So ito po yung handlebar niya. Ito po yung high beam, low beam, turn signal light, at ito naman po yung horn niya. Ito po yung TMX125 natin. Speedometer, odometer, RPM. Ganda dito sa TMX125 natin, meron po siyang gear indicator. Ganda dito kasi naka 5 speed na po ito, si TMX125. Unlike kay YTX, naka 4 speed lang to. Okay na okay, basta 5 speed yung motor natin. Hindi masyadong ma-vibrate. So dito naman po tayo sa TMX Supremo. Mas gusto ko yung datingan nito. So dito naman po tayo sa left side, nandito po yung passing light. Ganda no? High beam, low beam, turn signal light, at horn niya. Ito naman po yung sa choke. Ayan. Sa right side naman po, nandito naman po yung electric start niya. Mas maganda yung ano ni Supremo 150. Yung instrument panel gauge, napaka-detalyado. Andito po yung speedometer, odometer, RPM. Tapos ito naman po yung fuel gauge niya, gear indicator. So ito po ay 5 speed din po ito. Okay, kasi 5 speed din po siya. So ito naman po yung ignition niya. Napaganda rin ang ignition niya, mga Lodi. Oh. Sa handlebar nito, naka-matte black. Sa fuel tank nito, Diamac na mas malaki yung kay Yamaha YTX. Ito naman yung sa TMX125 natin. Honda Supremo 150. Ganito po yung fuel tank niya. And then sa upuan naman tayo, mas malapad yung kay TMX150. At ito naman yung sa TMX125 natin. Medyo may kaliitan lang po siya. Lapad-lapad din yung ano, YTX natin, yung upuan. Naman po yung mga grills nila. Yan, malapad. Medyo maiksi. Ito saktong-sakto lang. Dito naman po sa tail light tsaka brake light niya, lahat po ito naka-halogen bulb. Ayan o. Halogen bulb, tapos kulay orange yung lens ng signal light nila. Sa suspension naman po nito sa likod, dito po sa YTX natin, apat din po siya. Dito, dalawa lang dito, pero may extra pa itong mga idol. And then dito rin sa Supremo, may extra pa yan na dalawa. Dating naman po sa makina nito, 150cc, naka 4 stroke. Ang cooling system po nito ay air-cooled. Pagdating naman po sa muffler ni TMX Supremo, meron po siyang heat guard na metal. Sa TMX125 natin, metal din po yung heat guard niya. Sa Yamaha YTX natin, plastic po yung heat guard niya. May footrest po sa na napakalapad. Dumako naman po tayo sa price at installment update nila dito. Year 2024 na ngayon. So at least may idea po kayo about sa price nitong tatlong motor na to. So unahin po natin itong Yamaha YTX na 125cc. Dito pa rin tayo naging kuwera sa Des, Duwixam Incorporated. YTX 125, ang spot cost po nila dito ay 58,500 pesos. So yan po yung spot cost nila, 58,500 pesos. So sa minimum down payment po nito, 5,000 lang din. Sa 12 months, 1 year ay 5,713. Sa 24 months, 2 years, 3,401. Sa 3 years, 36 months ay 2,630. So, rebates pa yan ng 200 pesos mga Lodi. So, magiging 2,430 na lang to. So, ito yung mas mura sa tatlo. Dumako naman po tayo dito sa Honda TMX125. Ang spot cost po nila dito ay 59,500 pesos. So, ayan, ang cost price po nila dito ay 59,500 pesos. So sa down payment, minimum down payment po nito ay 5,000. And then sa 12 months, 1 year ay 5,897. Sa 2 years, 24 months ay 3,543. So sa 36 months, 3 years ay 2,758. So rebates pa po yan ng 200 pesos. So magiging 2,558 na lang to. At dito naman tayo sa Honda TMX Supremo 150cc. Ang spot cost po nila dito ay 80,000 para dito sa Supremo 150cc. 80,000 po yung spot cost nila dito.
So sa minimum down payment naman ay 6,500. Yan po. Minimum down payment po 'yan. Sa 12 months, 1 year ay 7,813. Sa 24 months, 2 years ay 4,667. Sa 3 years, 36 months ay 3,618. So rebates pa po 'yan ng 200 pesos. So kung mas malaki po yung down payment nyo, mas makakamura rin kayo sa monthly installment. So mas mahal to compare dito sa dalawa. Kasi po 150cc po ito. And then mas maganda yung ano niya. Mas maganda yung design niya, specs, tsaka yung mga features niya. Okay na okay po itong Honda TMX Supremo natin. Pili na lang po kayo dito sa tatlong to para po ito malulupit. Itong Yamaha YTX natin, Honda TMX 125, Honda TMX Supremo 150. Okay na okay po yung pormahan nito. Pagdating po sa makina, napakalupit po nito. Tibay at lakas din, matitipid sa gas. Lalo na itong YTX natin, super gas saver. Tapos pangalawa dyan itong TMX 125. Supremo 150. Kung may mga ipapa-inquire pa po kayo sa akin na motor, comment na lang po sa comment section ng ating video. So disclaimer lang po mga idol, hindi po tayo empleyado dito. Hindi po tayo nagpapabayad. Dito po ay for content lang po sa ating channel. Mga freebies po pala nito. Meron po silang free helmet, jersey, TPL insurance, and then 3 years LTO registration. Hanggang dito lang po muna ating video ngayon. Ride safe po tayo palagi. Chris Ride Moto Vlog. Peace yo.